Hi, hello, welcome to my second episode for 2022. I am interviewing one of my production coordinators whom I share with fellow director Raymond Villanueva. He is the brother of my interviewee last week, Kim Santiago. Please welcome Jerome Santiago. Hello sa mga viewers mo. Oo, naku, thank you din. Naging guest ko na si Kim last week. No? Ikaw Opo. Naman ngayon. Magkapatid po sila ni Kim Santiago. At Opo. Pareho ko po silang production coordinators whom I share with Raymond Villanueva, another director who's also a close friend of mine. No? At Jerome, pakilahad naman kung para sa ating audience lang, para sa kaalaman ng marami, kung sino si Jerome Santiago at ano ang pinagkaiba mo kay Kim? Hi, ako po pala si Jerome Santiago and then talagang direktang production coordinator ako ni Direk Kata and Direk Raymond. Ang pag nagkaiba lang namin si ni Kim, siguro mahaba lang buhok niya, Direk. Babaihan yun eh. Kaya mahalin, habulin. Ay, oo. Alam mo, hindi ko na nga nilabas yung isang picture doon sa video niya eh. May nakita ko eh. Yun lang siguro yung pagkakaiba namin ni Kim and then the usual na Direk. Same lang din naman. Oh, eh, magkapatid eh. Yes, isang house lang din naman kami. Parang at saka close yung family nyo, Jerome. Eh. Very close ang family yes, nyo. Yes, Direk. Thank you. At na nakita mo yun. Ay, by the way, Jerome, yes, happy fiesta pala, no? Malapit na. Kasi I remember, bago mag-pandemya, nagpunta pa po ako sa fiesta nila. Yes, kaya Direk. January ho yun. Itong coming, ay tomorrow and then Sunday. Yun. Oo, no? Saturday, yun na. Naku, kung pwede lang, kung wala lang Omicron, di ba? Na pupunta na ako ngayon, di ba? Kundi lang level 3, Direk. Oo nga eh, napakasarap pa ng pagkain nila. Totoo. Kasi mama nga po busy na kapag prepare. Ay, teka muna. Jerome, teka muna nga. Ano lang tayo ha? Kasi di ba production coordinator ka namin ni Raymond? Yes, Direk. Pero di ba Jerome, meron na rin kayong catering ni Kim no, na pinapatronize din namin, di ba? Yes, Direk. Gusto mo i-promote muna yon bago tayo magsimula. Opo, sa lahat po ng nagpo-production, nag-i-event, pwede po kami mag-service sa inyo ng ano, pack lunch, pack food. Just call, ano na lang, number ko na lang na 0997-586-2507 and then yung Facebook ko po na Jerome Santiago.
Ayan, masarap po talaga. Ang pamilya po niyan masarap magluto. Kaya babalik-balikan mo yung fiesta nila. Thank you, Direk. Thank you, Dr. Jerome. Yun ang, at saka nakakatuwa ho dyan sa mga yan. Tuwing pupunta ako, alam nila kasi may gout ako. So, naka-ready na yung para sa akin. Tapos meron, at take note, may pauwi. May pauwi. Hindi mawawala yun, Direk, si Sharon. Naluto ng mga Santiago. Saka, I remember, Direk, yung nag-message ka pa sa akin. The last time, na remember mo, nag-message ka sa akin na nagustuhan ng mother yung pasunan ni John. Yes, oo. Kasi ganito yan. Dapat ano yan, dapat akin lang. Alam mo naman, di ba, para sa akin, ako dapat. Paglabas ko ng kwarto ko, nagla-lunch sila. So nakita ngayon, kasi ano, hindi ako usually sumasabay, no? Doon ako sa kitchen kumakain. Tapos paglabas ko, nakita yung lalagyan. Ano yan? Ay, binigay sa akin ng coordinator ko na lechon paksiw. Patikim naman, sabi ng mami. Pagtikim, ayun, walang natira sa akin. Inubot na ni mami. Hindi, silang dalawa ni daddy. Silang dalawa ni daddy noon. Magkasama sila sa table. Okay naman sila. Very good. Thank you. Yung isa ka sa mga staff ko na maaasahan, no? Subok po na ang sipag mo at ang dedication mo sa trabaho. Thank you po. Bakit naisipan mong pasukan ng fashion and events production coordination? Actually, Direk, pumasok ako ng production. Ano pa yan, Direk? Wala sa hinagap ko or something. Makakapasok ako dyan. It's because, like Kim said nung interview mo sa kanya, na talagang natambay lang kami sa bahay ni Kuya Alex. Alexis Balino. Na kumbaga pa nga, tambay-tambay. At that time kasi, boom na boom na yung, Direk, yung production ng na ginagawa nila Direk Raymond and then and then unang nakapasok sa industry na yan is si Kim talaga. And then ako sabay naman kami talagang nabibisita sa bahay ni Kuya Alex, malapit ang bahay niyo eh, diba? And then may one yan, Jerome, medyo, okay ka na yan. Sige, okay. Kumbaga, Direk, para may one time na nangailangan si Kuya ng unang-una pa talagang, Direk, nagsimula din talaga ako sa baba. Lahat naman. Tapos noon, nag-food flow ako, Direk. Doon ako nagsimula, pero ang unang ginawa kong event is pageant. Oh, saan yan? Saan pageant? Mrs. Globe, Direk. And then, Little Miss Solane. Yun po yung una kong project. Yes. Yes. Kay Direk Raymond. And then siguro, Direk, yung pagpasok ko dito sa production, parang may similar na rin dun sa nangyari sa past, bagit kasi ako, Direk, di ba nagkwento ko sa inyo, kahit pa paano naging politiko. Kumbaga, naging SK chairman ako noon. So parang yung meron siyang halintulad dun sa pag-production, Direk, kasi di ba syempre may mga situation kang i-handle din sa like yung parang sa nangyari sa akin nung pagiging SK ko, kasi nung that time kahit papaano kaya ako madaling na-adapt yung event, it's because nakakanas na rin ako ng mga team building, ng mga something sa pagiging SK ko. At kaya kumbaga yung pakikiharap sa tao na katulad sa event, hindi naman din basta-basta ang tao kaharap natin, Direk. Siyempre. Talagang, yun po, doon na nagsimula, Direk. Ay, Jerome, teka muna. Di ba ang father mo is kagawad? Yes. Ikaw yung nagmana pagpasok. Siguro po, Direk. Oo. Hindi, siguro, Direk, kasi kami kasi din pamilya, Direk, is parang like si Papa kasi is dito sa barangay, talagang palapate. Mapabagets, mapamiddle, hanggang sa katandaan. Talagang ganun siya makisama sa tao.
So parang na-adapt namin yung bilang anak niya na makakiting kabatias. Na kumbaga, yun po, Derek, siguro doon nagmula talaga. Kaya nagtiwala sila na ano. Meron ka bang planong pumasok talaga sa politika in the future? Ngayon, Derek, hindi ko masasabi na parang... Hmm. Kasi ang gulo, Derek. Oo naman. Imbis na pasyonista na lang tayo, baka mag-edad tayo, mag-edad yung itsura natin kaagad. Hmm. Pero hindi mo naman sinasara yung pintuan mo. Ayan. Kung sakasakaling. Yes naman, Derek. Hindi ko naman. Kung talagang gusto ng tao, bakit hindi? Hmm, tama. Po, eh. Kasi nasubukan mo na, Jerome. Nasubukan mo na eh. Yes, Derek. Kumbaga parang sa akin, kung gusto ng tao, wala pong problema. Pero sa ngayon po siguro, hindi pa mapasok sa isip at plano ko yan, Derek. Kasi happy ako sa production. Oo, mag-production muna tayo. Kailangan ka pa namin. Okay. Yes, Derek. Thank you, Derek. Jerome, saan mo nakuha yung pagiging detalyado mo? Napansin ko yan eh. At yung pagiging maayos mo sa trabaho, napansin ko yan. You're very detailed. At saka yung maayos ka mag-ano. Alam mo yung mga detalye, alam mo yung mga dapat gawin, alam mo yung solusyonan yung mga dapat, yung mga may, kunwari, may problema. Alam mo yung solusyonan. Saan mo nakuha yun? Siguro, Direk, dahil din po sa inyo eh. Sa inyo, Direk, kay Direk Raymond. Kasi yung training na nangyari sa amin, ng ginawa po ninyo ni Direk Raymond. Kumbaga, Direk, parang anuman maging sitwasyon, dapat ready ka. Okay, yes. So, kumbaga parang kesa matalakan ka, dapat umaandar na yung isip mo paano solusyonan yung itatalak sa'yo. Diba, Direk? Kumbaga doon ko parang inano yung sarili ko pagdating sa production na parang kailangan pag pumunta ko sa venue at pumunta ko sa gantong event, yun lang ang focus ko. Pero yun kasi, yung focus ko. Jerome, natutuwa ako personally, no, ako bilang... Yes, sir. Sa akin bilang direktor mo. Yung lahat naman kayo, napansin ko naman na ganun, siguro sila Marcel din, may kanya-kanyang ano. Pero ikaw, napansin ko, biglang meron ka na kagad suggestion, no? Gusto mo gawin na ganun eh. Yun na, which mas nakakabawas sa burden. Kasi syempre, itong trabaho natin, stressful din, burdensome din eh, di ba? Yes, so ako personally, direct, bilang director ninyo, natutuwa ako na meron ng ganyan. Pag alam ko namang tama, yes ako, di ba? Opo. Pag alam ko namang medyo delikado, di ba? Magsasuggest ako. Opo. Pero most of the time, nakakatuwa kasi meron ng solusyon, di ba? Opo. Thank you, Derek, sa pag-recognize do. Ay, nako, hindi lang ako vocal, pero napapansin ko yan. Alam niyo naman yan, Jerome, gano'n yes. Kami... meticulous pagdating sa mga ibang detalye, no? Yes, Direk. Opo. Yung mga ganyang bagay, hindi ko man sabihin kagad. Pero nasa puso ko yun. Okay? Opo, Direk. Opo. Ayun, napansin ko talaga yan. Napaka-detalyado at napaka-maayos si Jerome Santiago. Siguro po, Direk, yun lang po naman talaga. It's because sa inyo po niya, sa inyo po yan. Kasi kung ano man po yung nakikita namin sa inyo, na alam din naman namin tama. Yun din naman po, doon po kami natuto eh, natuto na kung paano po din kayo magtrabaho, doon namin nakuha yung inspiration na, ay, naku, alam nating papalpak to, kailangan meron na tayong may panundot na kaagad tayo dito, wag na nating intayin pa na merong italak si Derek. Yun po, Derek. Hindi yan, natutuwa ako. Aso, totoo lang, natutuwa ako when I hear that from my staff na ganun. Opo. Hindi, kumbaga, nakakabawas na ng burden, nakakabawas yes, na ng stress. Kasi ginagawa nyo na ng paraan, which siguro ko naman, panahon ko din bilang assistant, naging ganun din naman siguro ako. Kaya siguro binigyan ako ng mga staff na katulad ninyo. Na thank you, Derek. Na masyadong problema. So, thank God. And then, ito naman, mapunta tayo sa nandiyan si Mama Mary tsaka si Papa, si Joseph, no? Yes, Direk. Oo. Teka muna, mangi-intriga lang ako. Intriga lang ako, ha? Okay. Sa mga modelo sa ngayon at mga nakatrabaho mo na, okay, sino sa tingin mo ang pwedeng matawag
na magaling at professional. Ako direct. Magpaka-safe, kailangan magpangalan. Yes, pero direct, alam mo naman yon. Pagdating sa pangalan, naligwak ako doon. Si Harry may kapangyarihan doon, direct, hindi ako. Pero actually naman direct, sa lahat naman din ng nakatrabaho nating modelo, mapabago man o seniority na, ako vocal ako nagsasabi sa inyo na direct, di ba, pagtapos ng show, ay direct, minalditahan ako ni ganito, minalditahan ako ni ganyan. Vocal kami sa yung nagsasalita ng gano'n. Pero halos lahat din naman na nakatrabaho natin direct, siguro, lalo na pag galing sa event natin na from ang tawag dito, from pageant, na training nyo. Mas masasabi kong yun, siguro mas papayag pag kasi nasa tamang tao sila. Nasa tamang tao sila nag-training, nasa tamang tao sila nakinig. Siguro yun direct. Okay. Yun yung masasabi. Kayo kung buhati yung production na natin, name natin direct. Pero tingin ko yun. Kasi para sa akin, sa amin lang staff, pag inalagwa mo kami sa ibang production, parang ayaw naman namin sabihin mamaniin na lang namin, pero parang nangyayari. Padali na lang, it's because nag-training kami ng maganda. Ay, sa totoo lang, Jerome, sa totoo lang, lahat yan, hindi lang naman, di ba minsan nahihiram kayo ni ganito, tapos minsan nakakausap nyo si ganito, si ganun. Alam mo, matutuwa naman ako pag sinasabi nila, yung mga tao mo talaga, very professional. Doon ako natutuwa. Saya-saya ko noon, saya-saya ko. Siyempre, palakpak tenga ako noon. Kasi, siguro ko naman may tama akong nagawa sa inyo. Kaya siguro tama din yung ginagawa ninyo. Hindi, tsaka direct. Kahit pa paano din pa direct. Yun nga yung minsan na sinasabi nyo po na okay lang ganyan. Ang amin naman po, pinayagan nyo kami. Ayaw din naman namin masalaula yung name ninyo pag once may ginawa kami sa production na yun. Kaya kung ano yung pagtatrabaho namin na nakikita nyo na ginagawa namin sa inyo direct, yun din naman po yung ipinakikita namin sa iba. Kasi parang hila mo, buntot mo dyan direct, di ba? Yun lang naman po yun. Anyway, so hindi ka... Walang pinangalan ng modelo, ha? Ayaw talaga ma-intriga. Wala direct. Wala. Oh, sige. Mapunta tayo sa mas intriga. Ay, ito. Magpapangalan na ba ako direct? Walang pangalanan. Sa mga designers naman. Safe naman. Sinong tinitingala mo bilang sa gawa, kundi pati sa patamang pakikisama at sa pangkalahatang pagkataon niya? Sinong designer? O pwedeng marami. Sino yung talagang bilib na bilib ka dahil magaling na at magaling pang makisama? Siguro direct sa akin, yung parang sa nakasama natin, marami direk eh, lalo na sila Tito Francis, sila Tito Alvat, sila Tito Ray. Marami direk eh, yung nakakasama natin kasi ang katok nila sa amin, hindi lang staff. Kumbaga pag nag-out of town tayo, o kung saan man tayo may event, talagang, oy, iningali ka dito, kwentuhan tayo, oy, iningali ka dito. Hindi sila yung ano, alam mo yung gano'n. Hindi porque production staff ka lang at sila yung talagang main ano ng event, parang ano na, hindi eh. Doon ko sila nakita direct na parang, ano to, family treat yung ginagawa niya. Naku, Jerome, hindi mo pinangalanan sa Energozoom, kasama niyo pa naman doon sa chat room. Opo pala, opo. Tito Iner. Manonood yan. Ay, Tito Iner. Opo, mama, hello. So, Jerome, matagal-tagal ka na rin nag-work kay Raymond. Pati sa akin, matagal na, no? Nakailang ka na? 8 years? 8 years? 9 years, no? Parang 10 na rin yata, direct. Parang ganun. So, ang una ko sa iyo, direct, is San Beda, eh. Yun yung dati. Oo. Yun yung dati na pinakuha mo ko kay Marcel. Correct. O more than. Yun yung inabsorb mo na ako noon. Oo, more than 10 years na, Jerome. More than nga po, direct. Si Kim, ang mga 9 years eh, kasi body shots 2013 yun. Di ba nauna ka kaysa kay Kim, di ba? Nauna kitang...
Si Kim ba? Alam ko ikaw muna si na uni. Si Kim po ako nyo direct. Kilala ko si Kim, pero hindi ko pa siya na, parang nauna ka yata. Nauna yata kitang gamitin. Ah, okay. Opo. Oh, oh. Nauna ko sa inyo, San Beda. Kaya, ang San Beda, malapit na rin sa puso ko. Dahil kaya na pala. Naku. Ilan taon na rin yan? Sa ilang taon ka na sa industriya, no? Matagal-tagal yes, na rin. Correct. Masasabi mo bang isa kang fashionista? Bakit oo at bakit hindi? Fashionista in a way na sa pananamit, siguro naman nakakasabay ako, direct. Hindi nga lang kayo magkapareho ni Kim ng fashion, pero oh, nakakasabay na nga. Si Kim pasabog. Eh ako, ang aspect ko, direct, men, eh. Hindi naman ako. Siguro doon, direct, nakakasabay ako. Pagdating naman siguro sa ibang aspeto, like sa pagtatrabaho, siguro, ang very fashionable naman, direct. Pagdating naman din doon. At andiyan ka naman, siguro, masasabi mo din naman sa akin kung hindi naman ako worth it mag-ano doon, di ba, direct? Hindi, tsaka marami naman tayong mga kaibigan na magbibigay ng advice, di ba? Eh, wala naman nakikita. Yes. Matino naman ang pagiging fashionable ni Jerome, di ba? Yes, direct. Thank you, direct. Jerome, pag binigyan ka ng pagkakataong maging direktor sa in the future, no? Ano ang ideal mo, pangarap mong proyekto? Direk, siguro bago ko pangarapin yung proyekto na yun, siguro i-adapt ko muna direk yung mga natutunan ko sa'yo. Na alam mo yun direk na... Thank you. Kasi direk ako napansin ko naman po sa inyo pagdating sa ganyang, kunwari may racket tayo or may event tayo, gusto mo secured yung tao mo. Alam mo yun? Oh, of course. Gusto mo secured yung tao mo, hindi lang sa TF, kundi dun sa tutuluyan, sa lahat ng bagay. Ang gusto mo kasi, direk, uuwi tayo lahat ng ngiti. Oo, magtatrabaho tayo ng lahat lang masaya. Siguro except for one, no, hanggang hindi pa bayad. Ako direct, nawala na nga sa isip ko yun eh. Ay, hindi ko kinakalimutan yun. Anyway. Pero sana maalala nila. Bale, tuloy lang kwento. Hindi, direct, yun yung akin. Siguro bago ko mag-isip ng proyekto, gusto ko mag-sync in muna sa akin, ma-adapt ko yung ganong ugali. Na kasi direct, di ba, bago ako magka-proyekto, syempre magkakatawa ako. Correct. Siguro yun po, siguro yung first na gagawin ko just in case na magkakaroon ako ng priority na maging director. Yun muna kasi po siguro. Kasi Jerome, ano naman, hindi naman kami nandito forever, di ba? So, yes, syempre, kaligayahan din namin mga director na aming mga assistants ay tata din sa ganung linya, di ba? So, siyempre ako matutuwa ako pagdating ng panahon na pag sinabi ko nang tapos na ako dito sa industriyang ito. Gusto ko na makitang kayo naman ang nandiyan dyan at gumawa din kayo ng inyong mga mark, di ba? Gumawa din kayo ng mga gandang projects, di ba? I-claim na namin yan direct. Oo, totoo naman yan. I have to accept the fact that I will have to exit one way or the other. At kayo naman ang bibigyan ng pagkakataon. The same way na binigyan din ako ng pagkakataon nung ako yung assistant director pa lang. At itinuloy-tuloy ko lang naman. So, mag-isip-isip na rin kung ano yung mga magaganda. Hindi naman mahirap mag-isip eh. Ano, libre naman yan. Tsaka direct nag-thankful din kami sa iyo dahil kahit paano yung mga one time na, di ba, nag-meeting tayo. Kasi may ibang production na hindi nakikinig sa ano ng suggestion ng staff eh. Pero ikaw vocal ka. Ano gusto niyo sabihin niyo kung tama yan, gagawin natin. Kung mali, hindi natin gagawin. Kailangan yes, ni. Yes, Jerome, ha. Pagdating ng panahon na kayo, dapat ganun din. Open kayo sa suggestions, open kayo sa mga kung ano man yung pwedeng sabihin ng mga staff ninyo. Kasi we all learn. We all learn from each other. Walang nakakaalam talaga ng lahat, kundi
magtutulungan tayo, di ba? Ganun lang naman yes, yan. Yes po, direk. Jerome, ngayong ano, di syempre, kahit pa paano, senior ka na rin sa paggagawa ng production eh, di ba? Opo. Ano naman ang masasabi mo sa mga nakakabata, na mga nakakabata sa'yo na gustong pasukin din ang ganitong klaseng trabaho? Isa lang po, ay marami kong gusto sa pero sa akin siguro direk isa lang ang magandang matutunan nila na gawin mong pamilya ang makakatrabaho mo. Gawin mo yung sitwasyon na pag magkagawa ng ano, wag mo nang i-down pa. Kumbaga may nagawa siyang ano, wag mo na ilip mo pa siya para at least yun yung family, Direk. Kasi ako naramdaman ko yung pamilya sa grupo natin, Direk. Totoo buhay yan. Kailangan pamilya talaga eh. Oo. Naramdaman. Kaya tingnan mo, Direk, mas marami yung happy moment natin habang nagtatrabaho. Kasi alam niyo yan. Yun, kailangan masaya lang tayo. Diba? Kasi yun ang treat natin sa isa't isa, pamilya. Siguro yun ang maisasuggest ko sa mga gustong maging katulad din namin nila Kim, nila Marcel, nila Harry, nila Kuya Alex. Yun po, Direk. Basta pasukin nila to, wag malambot ang puso, wag pusong mamon, kasi makakain ka talaga ng mga something dyan. Kumbaga, etong tenga mo, pasok mo dito, labas mo na lang sa kanila. Wag dadalhin sa puso, di ba? Puso. Kasi at the end of the show, at the end of the day, family kayo. Yun po siguro. That's correct. Yun po siguro yung maisasuggest ko sa mga gusto din ng gantong trabaho. Okay, Jerome, bukod dun sa word na family, ano pang isang word ang isinasaisip mo, isinasaulo mo, at sinusunod habang nagtatrabaho ka? Ay, Direk, pag umalis ako, actually, Direk, pag may event nga tayo, hirap ako matulog. Ah, bago mag-event? Oo, Direk, kasi alam mo yung Direk, di ba minsan nagtatanong ako, Direk, ano po yung event natin? Ano? Kasi parang kahit pa paano, Direk, nagkaano na ako na, itong brand na to, ito yung brand na to. Kumbaga, gusto ko, pag pumasok na ako at pumunta na tayo sa event place ng ano natin, ng show natin, gusto ko yung presence of mind ko, focus na doon, na itong araw na to, ito ang gagawin. Walang iba. Kaya yung bit-bit ko lagi yan, Direk, pag pumapasok sa trabaho na presence of mind, focus. Siguro yun po yung lagi kong bago. Yun, no? Para kahit pa paano, Direk, hindi ako mawala. Hindi, kasi, Direk, ang trabaho natin, isang minuto o segundong pagkamali ka, palpak na lahat. Eh. Ay, lahat. Oo, lahat yan. Buo, diba, the whole thing. Kaya yun po siguro yung lagi kong baon, Direk, na presence of mind, focus. Yun siguro ang di mawawala sa akin. Two words, no? Yes, sir. Ano mo palagi. Pag pumapasok ako sa trabaho po. Paano mo nakikita yung sarili mo? Sabihin na natin sa mga susunod na 10 taon, in 10 years, ano, saan patungo si Jerome Santiago? Siguro po, Direk, kung hindi lang po nag-pandemic, siguro pare-pareho po kami ng mga staff mo na kahit papano is mayroon nang na-focus o na-visualize na talagang ito talaga siya. Kundi lang nag-pandemic, pero siguro kahit nag-pandemic na to, isa lang siguro masasabi ko for kung magte-10 years at kung ano pa man, siguro Direk, yung maging successful like nga nang sinabi mo, Direk, na someday isa sa akin baka makilala as a director. Siguro, Direk, kung dumating man yung panahon na yon, siguro parang katulad yun na Direk Raymond, kung maging professional lang. Yun lang, Direk. Kumbaga, yun lang nakikita ko sa akin. Jerome, kahit lahat yes, kayo maging director, ang aking lang naman panaginip at ang aking wish hindi kayo mag-away-away kasi definitely magiging competitors kayo sa isa't isa. Sana magkakaibigan pa din, mga manika pa rin, kahit pagdating ng panahon, mga kanya-kanya na kayong director. Basta iwasan nyo lang yung magsasabi.
magsasalita against someone or respetuhan na lang sa kliyente. Opo. Diba? Ganun lang naman. Opo, ganun lang naman. Opo, sa bagay direct na naka-encounter ako niyan na sa inyo na ganun nga, which is hindi nga naman maganda. So, direct pangahawakan ko yan something na at least all sinabi ni direct, hindi porkit mga ganito na tayo, kakaganto. At least direct, naka-mindset na sa akin yan pagdating ng panahon. Ay, pag mag-retiro man ako sa industriya ito, manonood na lang ako ng mga gagawin yung shows. Oo, direct, di ba? Di ba? Direct, standing ovation ang gawin mo sa mga magiging show namin. Ay, diba, unang show pa lang may bulaklak na kayo. Unang show pa lang bulaklak na agad. Thank you, Direk. Thank you, Jerome. Any parting words? May gusto kang batiin? May gusto kang pasalamatan? Ay, opo, Direk. Isa shoutout. Kasi kinabahan of course. Kinabahan na po sa viewers ng Ate Kim ko. Babatiin ko lang, Direk. Kasi yung mga chibis. Go, go, go. Alam niyo naman, pagkaibigan niyo, kaibigan ko rin. Kaya okay lang sa akin. Opo, Direk. Shoutout nga pala sa Standby Family, sa Solid Almario. Yan, mga GC to, Direk, na binapatid para maraming viewers. Sa Team Night, sa Team Night Chat, sa Sure Bet, na Gcash mo na lang. And then, maraming pang iba sa, Team Joel, mga ka-Joel ng mga taga-Pampanga, Direk. Yung iba kasi nandun si Tito Hiner. Alam niyo na yun. Alam mo, nanonood dyan yun, tawa yun ang tawa. Tingnan mo. Ito yun eh. Muna ba alam mag-share, like, and subscribe. Jerome, ulitin mo nga diba? Ulit yung ano, ulitin mo nga ulit yung number mo doon sa catering. Ano yung pangalan ng catering? Tapos ulitin mo yung contact details mo. Siguro, na lang po yung Jarcas na lang po yung name ng catering. And then 0997-586-2507. And Facebook? Facebook account ko po, Jerome Santiago. Instagram, meron? Ay, wala, direct hindi ako sa... So if you want... ako, I can vouch for the food. Kasi mismo sa bahay nila, pag pumunta ako... Kung po pwede lang kainin lahat, kung po pwede lang sagaw, di ba? Yes, Direk. Pero alam ni Mama, Direk, special ka dito. Pag pupunta, hindi pwede yung pang gout. Hindi pwede yung ganyan. Alam niyo, nahihiya nga ako dahil meron talaga silang, Direk, para sa iyo to, ha? Kasi para walang walang sangkap na pang gout. Opo, Direk. Yun po, Direk, sana next year. Next year, makabalik na kami sa fiesta. Oo. Sama-sama na tayo ulit. Hindi naman tayo mababayanan ng Santo Niño. Oo, naku, pati sila St. Joseph, sila Mama Mary. Ilagi nyo kami isasama sa dasal, Jerome. Hindi man kami masasabing religyoso, but we appreciate yung mga ginagawa nyo na ganyan, yung mga panata ninyo, yung devotion ninyo. Ako kasi devoto rin ako ni Mama Mary dahil pinanganak ako October 7, Our Lady of Rosary, di ba? So in a way, hindi man ako nagpapakita sa inyo na ganyan, but you know, deep in my heart, ang pagmamahal ko kay Mama Mary, ganun-ganun na rin. Kasi pinanganak sa araw niya, October 7. Kaya nandun din naman. Tsaka direct, hindi naman nawawala din sa atin kada magsisimula ang show natin. Talagang tumatawag. May dasal. Correct. Bless tayong lahat. Kasama ka lahat sa dasal namin, direct. Wala ka nang babatiin? Ay, yung Digital Marites pala. Meron pala ako dito. sila mama. Ay, di sila mama, mga beso-beso. Grupo po nila yun. Wala silang GC kasi may mga edad na. Ay, naku, Jerome. Yun lang po, Direk. Sana happy tayo. Happy to interview na to, Direk. Oo naman, Jerome. Keep safe. Yun lang po, Direk. Keep safe, everyone. Thank you, Jerome. Thank you, Direk. Bye-bye.